bilang isang ina, hindi natin dapat isaalang-alang ang ating mga paniniwala sa politika. Hindi na rin po ito, Sven, kung ito man ay Duterte o ito man ay aktivista. Puso na po ang pag-uusapan dito. Isang puting bata, walang kamuang-muwa. Isang puting bata na meron na ng ina na nananawagan para sa kalalingan at karungan na mas nakakarami. Noong nakaraang linggo, lumabas ang ibang-ibang usapin o ibang isa sa pinakamainit na usapin na lumalap sa ating mga Facebook, lumabas sa balita. Pero iba-ibang mga balita ang binibigay nito dahil mga fake news. Kailangan natin intindihan, sino ba si Reyna May na sino? Sino ba si Baby River? Bakit ba napakalaki ang simpatya ng mga aktivis at mga ordinary tao sa Madina? Sino ba sila? Huwag natin silang husgahan. Huwag natin silang husgahan ayon sa paniniwala natin sa politika. Huwag natin silang husgahan dahil sa naririnig natin. Kesa anak siya ng NPA, anak siya ng florista. Pero tayong magnaan dito, mas marami dito, isang ina. Isang ina, isipin natin na tayo ang kanalang anak. Di ba kakabuhin ko ng puso? Di ba nakakabuhin ko? Kaya ulit na dito, kahit paliwanag at mas maisipin. Anong tunay na nangyayari? Hindi po ano na nalang dito sa media, kundi ang kapatuhanan. Ngayon po, nandito po ay kasama ang asa ng pangulo ng Hong Kong ka, ng Vienna Hong Kong ka, Clay Lucena. Upang mas ipakilala sa atin, kung sino si Reyna May na sino. Hello. Magandang hapon sa lahat. Ako po si Lai mula sa Gabriela Women's Organization. Nitong mga parang araw ay mainit sa usapin at balita sa social media, TV, ang pagkait sa karapatan ng tungkol na si River, Baby River. Si Baby River ay isang anak ng political prisoner na si Reyna Nacino. Siya ay sanggol pa lamang. Siya, si Reyna Nacino ay hinuli at sinampahan gawa-gawang kaso gamit ang tanim ebidensya na kalaniwang ginagawain ng pulisya at militar. Si Reyna Nacino ay hinuli noong November 5, 2019 sa gagawang kaso ng legal position of firearms and explosives. Siya ay hindi pa po nahatulan. Siya ay ongoing pa po ang trial ng kaso. Pero ang trial sa kanya ng gobyerno ay isang kriminal. Si Baby River ay pinakaitan ng hustisya at karapatan para sa kalinga ng isang ina. Siya ay pinanganak at isang buwan pa lamang ay hinuwalay na sa kay Ina Nacino at ibinalik sa lungan ang kanyang ina. Siya ay namatay sa komplikasyon sa pneumonia. Hanggang sa libing ay pinagkait ng gobyerno kay Ina Nacino na magdadalamate. Kahit pa noong naghinalo pa lang si Baby River ay nakikiusap ang pamilya at mga at abogado, mga progresibong organisasyon na kasama sa laban ni Ina Nacino, nakikiusap sa gobyerno na pamantalang palayain si Ina Nacino. Kahit pa lang sana sa huwing hininga ng Baby River ay maradaman niya ang kalinga at yakap ng isang ina. Pero ito ay pinakait sa kanya ng gobyerno.
Nung namatay si Baby River ay hindi agad pinayagan ng Korte Suprema na nakasama sa lamay ni Nanasino. Siya ay binigyan lamang ng ilang oras para bisitahin ang burol ng kanyang anak. Hindi pa nga natapos ang ilang oras binigay sa kanya ng Korte Suprema ay pilit na siyang binibalik ng mga kapulisan sa jail. Siya ay nakarosas habang nasa burol ng kanya anak. Mabit doon sa mismong araw ng libing ay makikita ang pananakot, panarahat ng gobyerno dahil siya po rin ay nakapusas. Wala lang sigurong ina na naglalamhati na isipin pang tatakas. Ito na muna, hindi po siya kriminal. Siya po ay ginawa-gawa ng kaso. Dahil kahit sa mismong libing ay ang mga basos na kapulisan, may basbas na nakataas, ay mabilis pa pinaharurot ang sakyan na kung saan nakasakay ang tao ng anak ni Ina Nasino. Dahil sa takpang ihajak ito, ang PIP ngayon ay dapat ang kaniwala ng protector ng mga tao. Ngunit ngayon sila, kahit tayo, sinikidnap sila. Pero yung mga kritiko ng gobyerno ay buhay na buhay, malaya ang pinutupiktahan pa nila. Samantalang si Ina Nasino, kagaya ni Bay River, ay pinagkaitan ng buhay at pagkaroon ng kalinga na ina. Lalaman po dito tayo mga babae at ina. Hindi po nakakalpot po yung may iba na tumatawa. Hindi na po dito sa pin kung siya ay aktivista. Ang usapin po dito ay giging makatao. During sa libing ay parang gyera ang tentahan ng mga minta. Naka-full data siya. At hindi na naman sila na-observe ng social distancing. Dapat ang gobyerno ni Duterte gamitin ang tapang at full data ng mga kapulisan doon sa teritoryo natin para ipagtanggol ating sarinya. Huwag lang gamitin sa isang sanggol para dahasin, takutin ang mamamayan para patuloy na manamik. Dahil walang masama ginagawa ni Ina. Siya lamang ay isang babaeng nahangad kagaya ating mga NW. Nabahangad ang pagbabago sa kabulkan ng sistema ng kamahalaan. Pero siya ay naman sabang aktivista at terorista. Dahil ito sa basbas ng Pangulong Duterte. Kaya mula po sa Gabriela Women's Organization, bilang isang organisasyon ng mga babaihan, sama po kami ni Ina Nasino at sa lahat ng mga ina na patuloy na dinalahan, tinatakot at pinagkakaita ng karapatan ng gobyerno ng Duterte. Lahat ng sangkot ay dapat managot. Free Ina Nasino now! Free Ina Nasino now! Justice for Baby River! Justice for Baby River! Free all political prisoners! Free all political prisoners! Stop the attack! Stop the attack! Makibaba! Makibaba! Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa ngayon ay walang mag-ipakita ng warang of arrest sa kumal ni... Sa ngayon po ay walang mag-ipakita ng warang of arrest. Inaresto niya sa kumal ni Senas. Opo, si Senas po. Si Senas na nagpan niya ni Paha baka lahat ng Pilipino ay naka-lockdown. Hindi po NPA hindi po NPA si Rena Bay. Siya po po siya ay isang aktivista. Pero wala namang pumatas na babawal maging isang aktivista. Hindi na mundok si Ina. Siya ay nahuli sa tondo. May buntok po ba sa tondo? Maaring may buntok ng basura, pero hindi siya buntok. Nahuli siya sa syudad. Paano nga siya nahuli sa syudad na
kapitan siya ay patawad ni isang PA. At kung sakasakali man po, at kung sakasakali lang, may hindi na convention po sa'yo, ito po ay sinusunod na mata sa buong mundo na ang isa ina ay may kapatan ipagduksa ang kanyang anak. Para po nagdaganan at para po nakita ang kanilang pakikisama o pakikita ng hati ang nagpapangulo po ng Bordellera Alliance na si Adrian Campo ay nagto. Sa ating nakatulong dito, ako po si Jinya po ng Bordellera Alliance. Wala po sa Bordellera Alliance ng Hong Kong. Nakikiramay kami sa pagdadalamhati ng isang ina na hiwalay sa, kay Judy River sa kanyang ina. Ang isang goal ay kailangan ng tag-aruga mula sa kanyang ina na nagkait na mga walang puso, at kapangyarihan. Katulad din ng pagpapastangan ng kapatang-pampaon ang aming kababayan sa mga lino na walang takot na isang tanggol ang aming lupain at likas na yaman na inalim ng Jimen Duterte. Umiibin lalo ang atake sa aming kandugong libor kahit ultimo monumento ng aming mga master na nabuhis ang buhay para hindi matuloy ang sinibigan. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.